Dinala ni Reggie si Kelly sa kanyang secret room. Na-amaze si Kelly sa kanyang nakita nang binuksan ni Reggie ang ilaw. Hindi niya mapigil ang maiyak. Totoo nga. Tangi na, sambit niya na makita ang tumpok ng kanyang mga larawan. Napaiyak na napayakap siya kay Reggie. At ni Iya Airport. Isang sopistikadong babae ang dumating at nagtanggal ng shades mula sa pagkakasuot. Halos lahat ng lalaki na palingon dahil sa kanyang kaseksihan at kagandahan. May isang lalaki pang nag-dry na lumapit pero tinanggihan niya. Isang tawag ang natanggap niya. Hello? Cold na sagot ng babae. Hello? Oh, you're already here in the Philippines. I'm so glad. Sagot ng kausap. Yes. So bilisan mo at sunduin mo na ako. Wait. Do you know where he is now? And his whereabouts? Tanong nito sa kausap. Yes, pero huwag mo muna siyang puntahan. Sagot ng kausap. Okay, bilisan mo. Sunduin mo na ako. Naiinip na sabi ng babae sa kausap. Yes, Madam Rhea. I will be there in a minute. Maliksing sagot ng kausap at saka pinatay ang tawag. So, Ma Reggie, get ready cause I'm back. Nakangising sabi nito. Monday morning. Uy, ano ba? Tumiyo ka na dyan. Halos magkadikit na ang kilay sa sobrang kunot ng noong sigaw ni Kelly sa binata. Pinuntahan kasi niya ito sa kwarto para gisingin. Alam niya kasing napuyat ito sa harapan ng laptop nito dahil may kailangan tapusin na trabaho. Pero nang pagpasok niya sa kwarto ay hirap siyang gisingin ito kaya kung ano-ano na ang pinagagagawa niya upang magising ito. Nandiyang hihipan ng tenga nito, pisatin ang ilong, kilitiin ang bewang, pero walang epekto dito at hindi man lang natinag sa pagkakatulog. Sa inis niya ay nakaisip siya ng kalokohan. Eto, ewan ko na lang. Bulong niya sa sarili. Bigla siyang tumayo ng tuwid at napamewang at medyo nilakasan ng boses. Naku, tamang-tama. Tulog na tulog ito. Pwedeng-pwede na akong gumala ngayon dahil hindi pa naman ito magigising. Matawagan nga si Abby at nang matuloy kami sa lakad namin, may ipapakilala pa naman siya sa akin. Malakas niyang sabi habang hindi tinitingnan si Reggie, pero pinakikiramdaman niya ito. Nang hindi pa rin ito kumilos ay naiinis na siya at plano nang umalis ng tuluyan sa salid. Bala ka dyan? Pero nakakaisang hakbang pa lang siya ay naramdaman niyang isang braso na mahigpit ang hawak sa kanya at hinatak siyang pabalik sa kama. Sa pagkakahatak nito sa kanya sa kama ay napahiga siya at napadagan dito. Natakot siyang bigla dahil sa matalim na titig nito sa kanya. Subukan mo lang, sweetheart. Dadanak talaga ang dugo. Madiin na sabi nito. Eh, joke lang yun. Iyon mo kasi magising eh. Sorry na. Kinakabahang sabi ni Kelly dahil talagang nakita niyang galit si Reggie. Well, I want to tell you that I don't accept that kind of joke. Madiin pa rin itong sabi at halatang galit pa rin. Hindi tuloy mapigilang mapahikbi ni Kelly. Eh, sorry na nga eh. Tuluyan na siyang naiyak dito. Shit. Tarantang sabi ni Reggie at niyakap ang dalaga. Sorry, sweetheart. Hey, Kelly. Sorry. Kagigising ko lang kasi tapos ganyang biro mo pa sa akin. Alam mo namang pag ikaw ang pinag-uusapan, I always take it seriously. Sorry na, please. Biglang nagbago ang mood ni Reggie at biglang naging malambing. Unti-unti namang tumahan si Kelly pero hindi pa rin inaalis ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata. Naiinis siya at ayaw niya itong makita. I'm sorry, sweetheart. I didn't intend to get mad like that. Please forgive me. Sambit nito sa tapat ng bibig ni Kelly habang yakap-yakap ang dalaga sa ibabaw ng kama. Langya, bakit ang bango ng hininga nito kahit bagong gising? Bulong ni Kelly sa sarili. Please? Sige na, pati na tayo. Patuloy nitong sabi kay Kelly at walang balak kumalas sa pagkakayakap sa dalaga. Tinanggal naman ng dalaga ang kamay sa mata at tiningnan sa mata si Reggie kung seryoso ba ito. Bati na tayo? Malambing na tanong ni Reggie. Tango lang ang naging sagot ni Kelly. Biglang dinaluhong ng halik sa labi ni Reggie si Kelly. Kung hindi kapusin ang hininga ay hindi pa ito kakalas. Shit, I wanna make love with you right here, right now. But
I respect you so much that I'm controlling myself. So please, don't ever try to seduce me, ha? Baka hindi ako makapagpigil at magkaanak tayong bigla. Malambing na sabi ni Reggie na sinagot lang ni Kelly ng kurot sa tagiliran. Maya-maya pa ay nagtawanan na silang dalawa. Isang oras pang halos naglambing si Reggie pero inawat na siya ni Kelly at pinaalalang may pasok pa. I'm the boss there, kaya ayos lang kung hindi ako pumasok. May diing sabi ni Reggie kay Kelly. Oh well, sa akin hindi. Be responsible to your work and to your employees. Kung magiging pabaya ka, dahil lang sa kalandian mo ay marami mo wala ng trabaho. Kaya umayos ka na. Parang nanay na sabi niya dito. Sobra ka naman. Para isang araw lang eh. Daig mo pang nanay kung manermon. May reklamong sabi ni Reggie pero tumayo na rin. Maligo ka na at titingnan ko lang sa kusina kung anong na-prepared nila manang na breakfast. Paalam ni Kelly dito. Pero humabol pa ng isang kiss si Reggie bago tuluyang payagang lumabas ng kwarto si Kelly. Naiiling na lang si Kelly sa mga trip ni Reggie. Pagkaligo ay agad sinundan ni Reggie si Kelly sa kusina. Kasalukuyang nag-uusap si Carmen at Kelly. Kaya nilapitan ito ni Reggie at niyaka patalikod. Good morning, sweetheart. Bati ni Reggie kay Kelly. Neh, kanina pa tayo nagkasama sa kwarto mo, ngayon mo lang ako naalalang batiin. Reklamo ni Kelly dito na ikinatawa naman ang binata. Eh kasi, nagkatampuan tayo kanina kaya hindi kita agad nabati. Sabay pisil nito sa ilong ni Kelly. Aray, yung ilong ko? Naiinis na sabi ni Kelly dito na sinagot lang ng tawa ni Reggie. Pagkakain ay nagpaalam na si Reggie kay Kelly na papasok na sa office. Tumango naman ang dalaga at pinabauna ng halik ang binata. Wait, lalabas ka ba ng lunch break? Tanong ni Kelly dito. I don't know. Bakit? Takang tanong ni Reggie sa dalaga. Eh, dadalhan sana kita ng lunch maya. Pero kung may lakad ka noon, di bale, next time na lang. Nakangiting sabi ni Kelly dito. No, kung meron man akong appointment, ipapa-cancel ko. Punta ka ha? Lambing na sabi ni Reggie kay Kelly. Okay. Masayang sabi ni Kelly dito. Wait, anong sasakyan mo papunta doon? Takang tanong ni Reggie. At a taxi. Simpleng sagot ni Kelly. Alam naman ni Kelly kung saan yung office dahil nakarating na siya doon nang minsang dinaanan nila iyon ni Reggie dahil may nakalimutan ito. Papunta kasi sila noon kila Abby. Wait, isn't it dangerous? Nag-aalang sabi ni Reggie. Sus, tanghaling tapat dangerous. Sige na, alis ka na. Hintayin mo na lang ako mamaya. Bye! Habang tinutulak niyang palabas ang binata. Pinagtutulakan mo ba ako, sweetheart? Parang naiinis na sabi ni Reggie. Hindi ah. Ang bagal mo kasi. Anong oras na oh? Malalate ka na. Natatawang sabi ni Kelly dito. Bakit? Magagalit ang teacher ko? Dahil sa birong iyon ni Reggie ay sabay silang natawa. Matapos ay tuluyang umalis na si Reggie para pumasok na sa trabaho. At the office at 11 a.m. Sir, may naghahanap po sa inyo. May nang sabi ng secretary ni Reggie. Didn't I tell you that I won't accept any visitor? Cause my fiance is coming today. Tila naiinis na sabi ni Reggie. Dahil dito ay kinabahan ang secretary. Pasensya na po sir, makulit po kasi siya eh. Tila nahihintakutang sabi ng secretary niya. Shit, sino ba yan? Nainis na talagang sabi niya pero bago pa man makapagsalita ang secretary nito ay may bumalya na ditong isang babae at tuluyang pumasok ng diretso sa office ng walang sabi-sabi. Hey baby, didn't you miss me? Malanding sabi nito. Rhea, nagulat na sabi ni Reggie. Yes baby, surprise? Mapanuksong sabi ni Rhea. What the hell are you doing here? May galit na sabi ni Reggie. Taking what is mine, and that is you, my Reggie, my baby. Malanding sabi nito habang dahan-dahang lumalapit kay Reggie. The hell? Don't you get near me. I'm telling you, I'm still mad at you. I might kill you now, so don't try to tempt me, Rhea. Galit niyang bulyaw dito. Yes, I know. You're still mad at me.
But I know that you're still loving me. So crazy in love with me and so turned on at me. Nasa harap na ito ni Reggie. I'm still giving you a chance to live. Before I could do anything, I can kill you. May diing sabi nito. You didn't even give me a chance to explain anything on that day. It's just one of my flings. He's trying to seduce me that day. But of course, it didn't allow that to happen. Cause my body is just yours. All yours. Malanding sabi nito habang nakakagat labi. Who are you fooling? Yourself? I know that you're kind of a bitch. May diing sabi ni Reggie. May makikita kang dumaan na sakit sa mata ni Rhea. Pero bigla din itong nawala at biglang naging malandi. Yes, I'm a bitch. And this bitch can still turn you on. So much. Nakangising sabi nito. Hindi nila naramdaman ang dahan-dahang pagbukas ng pinto at pagpasok ni Kelly. Tulala lang ito sa nakikitang nangyayari. Well, I don't ever need a bitch again. Cause I'm in love right now, but not with you. I'm telling you, she's not a bitch like you. Pang-insulto dito ni Reggie para matigil na ang babae sa pang-seduce sa kanya. Because he won't get bait with it anymore. Not in any way. Talaga? Eh kung ganito ako kalapit sa'yo. Lalo ito lumapit kay Reggie at maya-maya pa'y kumandong na ito sa binata at umangkla pa ito sa balikat ng binata at tinatry na halikan ng binata pero hindi na nito nagawa dahil malakas na siyang itinulak ng binata at halos mangudngod ang mukha niya sa sahig. Reggie! Sigaw ni Kelly sa binata. Sweetheart! Gulat na sabi ni Reggie na makita si Kelly. What the hell was that? Takang tanong ni Kelly dito. You see, this ex of mine is trying to flirt with me. But of course, I didn't let it happen. Cause I'm already in love with you. As you can see, I push her away. As she's trying to kiss me. Takot na paliwanag ni Reggie at baka ma-misinterpret ng dalaga nangyari. Pero nagulat ito nang hindi ganoon ang nangyari. Pero dapat hindi mo siya itinulak ng ganoon at pinagtabuyan mo na lang sana. Nasaan ang pagka-gentleman mo? Baka kung ano mangyari sa kanya at makulong ka pa. Naiinis na sabi ni Kelly at dinaluhan ng babae. Ayos ka lang ba? Pasensya na kung itong not so gentleman fiancé ko ay itinulak ka ng ganoon. May masakit ba sa'yo? Kailangan ka ba namin dalhin sa ospital? Malambing na sabi ng dalaga sa babae. Kelly? Tila naguguluhang sabi ni Reggie. Stay away from that bitch! Binalak nitong hatakin si Kelly sa pagkakatalungko habang nakatingin sa babae. Nandahang umangat ang mukha ni Rhea at nasilayan ang malaanghel na mukha ni Kelly. Namula ito nang makita kung gaano kaamo at kaganda ang dalagang nasa harapan niya. I'm fine. Nahihiyang sabi nito. Hinawakan ni Kelly ang kamay nito at saka inalalayang tumayo ang babae. Bumuntong hininga si Kelly. Sigurado ka? Nag-aalala lang sabi niya. Yes. May inang sagot ni Rhea. Nakita ni Reggie kung paano namula si Rhea sa kanyang kasandahan. Shit. Hindi ito ganoon sa ibang babae. Lahat ng babae tinatarayan nito lalo na kung mas maganda sa kanya. Bulong ni Reggie sa sarili. Dapat kasi inalam mo muna kung ano lagay niya bago mo siya pinuntahan. May kasintahan na kasi siya at hindi naman siguro maganda sa isang babaeng makipaglapit pa sa may karelasyon na. Sana maintindihan mo. May inang paliwanag ni Kelly sa kaharap na babae. Yes, I'm sorry. May inang nasambit ni Rhea. Tatalikod na sana ito nang biglang bumalikwas at tinanong si Kelly. Can we be friends? Nahihiyang tanong ni Rhea. Oo naman. Masayang tanggap dito ni Kelly. Masayang umalis ang babae at naiwan sila ni Kelly at si Reggie na ngayon ay litong-lito sa nangyayari. Tom, this is not good. Bulong niya sa sarili. May Reggie, ito, kumain na tayo. Dinalhan kita ng paborito mong putsero sa kaminudo. Masayang sabi ni Kelly habang inaayos ang mga dalang pagkain. Nagtataka siya kung bakit tahimik at hindi nagsasalita ang binata. Paglingon niya ay tulala ang binata kaya
Ginulat pa niya ito. Uy, lalim ah, anong iniisip mo? Baby devil ko? Pang-asar ni Kelly dito at sinagot lang ng ngiti ng binata. Nothing. Sige tara, kain na tayo. Sagot ni Reggie. Pagkakain ay napagpasyahan niyang umuwi na rin para masabayan ang dalaga sa pag-uwi. Pagka-uwi at habang busy si Kelly ay napag-isipan ni Reggie na kontakin ang kakilalang investigador. Yes bro? Sagot agad nito sa tawag ni Reggie. I want to ask you something. Can you please do me a favor? Tanong ni Reggie dito. Yes bro. Ikaw pa bro eh, ang lakas mo sa akin. Natatawang sabi nito. Can you please do this background check on Miss Ray Alvarez? Everything about her since she was a kid. May diin niyang sabi. Oh, that is your ex, right? Sus, madali lang yan. Wait within this day and I'll give you the info, okay? Mayabang pang sabi nito. Ang yabang mo talaga, pre. Hindi ka na talaga nagbago. Pero sige, aasahan ko yan ha. Sabi niya sa kausap. Saktong pagbaba niya ng phone ay naramdaman niya may kumandong sa kanya. Pagtingin niya ay si Kelly pala at malambing siyang niyakap. Mukhang masaya ka. Siguro, chicks yung kausap mo kaya masaya ka. Tila nagtatampong sabi ni Kelly. Baka ka mo nang hahabol ng chicks. Dati kong classmate. Paliwanag niya sa kasintahan. Sa kanya inamoy ang leeg ng dalaga. Sabi ko sa'yo, huwag mo kong akitin dahil re-rapin kita eh. Nasambit ni Reggie dahil ang kamay ni Kelly ay dinadama ang kanyang abs. E di re-rapin mo? Nakangising sabi ni Kelly dito. Ganon? Akmang dadaluhungin ito ang dalaga pero nakawala na sa pagkakandong si Kelly at tumatawang tumakbong palayo. Yun ay kung mahabol mo ako. Dumila pa ito sa binata bago tumakbong palayo. Natatawa namang hinabol siya ng binata. Kinagabihan, katatapos lang patulugin ni Reggie si Kelly at pumunta na siya ng kwarto niya. Bago pa mang ipikita mga mata ay tumunog ang phone niya. Agad siyang napabangon nang malamang ang kaibigang investigator ito. Pre, ano na? Excited niyang tanong. Chill pare. Okay, ito na. Makinig ka ha. Base sa nakuha kong info kay Rhea Alvarez, ay galing siya sa may kayang pamilya. Pero nalugi ang kanilang negosyo noong teenager siya. So, she changed her real personality to a very girly one para makasilo ng mayaman. Pabitin na sabi nito. What more? What do you mean? She changed her personality. Kinakabahang tanong niya. She's a former tomboy. Yes, she is. Pero pinaglabanan niya iyon para umangat sa buhay. Nagpakababae siya at nagpaka-flirt. Pero basta sa nakuha kong info, ay nung nasa friend siya, ay paminsan-minsan siyang pumapatol sa babae. And she loves innocent and nice ladies. That's all for now. I'll get more info tomorrow. Sabi ng investigador. No, that's all enough info for me. Thanks pare. Expect my bank-to-bank payment. Salamat talaga. Ani Reggie dito. No pare, it's for free. No need to worry. Minsan ka na nga lang humingi ng favor, sisingilin pa kita. Natatawang sabi nito. Okay, are you sure? Tanong ni Reggie. Yeah pre. Sige, I need to go na pare at may lalakarin pa akong importante. Sambit ng kaibigan. Pagkababa ng phone ay biglang sinakluba ng kaba si Reggie. Don't tell me that she likes my Kelly. Don't know. Nasambit niya bigla sa hangin. Maya-maya nakatanggap si Reggie ng tawag from unknown number. Hi Reggie. Malanding sabi ni Rhea. You bitch. I already know your background. So stay away from my woman. I could really kill you. May bantang sabi ni Reggie. Oh, I know. Ikaw pa ba? So, you have two choices now. Babalik ka sa akin? Or, I'll have that woman of yours. Sambit ni Rhea. Nagpapatuwa ka ba? Sa tingin mo papatol siya sa tulad mo? May insultong sabi ni Reggie. Well, I have my charms. So, let's see.
Malanding sabi nito sa kanito ibinaba ang tawag. Hindi nakatulog si Reggie sa nangyari. Lalong nadagdagan ang problema niya nang pinakitaan siya ni Kelly ng isang mensahe mula sa cellphone nito at mula kay Rhea. "My Kelly, get ready, 'cause one day, you're gonna be mine." Yun ang sabi ng text at sadyang natakot si Kelly kaya ipinakita agad sa kanya ang mensahe. "Tomb this woman of mine. Saan planeta ko ba ito itatago? Para wala ng umagaw." Nasa sa loob ni Reggie at napahilamos na lang ng kamay sa mukha sa pagkakonsume. Tulala lang si Rhea habang nag-iisip ng taimtim. Kahit tagal niyang kinimkim at itinago ang tunay na katauhan at nagtago sa damit na pambabae. "I'll find my way to hover." Nakasilay ang isang nakakakabang ngising sambit na Rhea. "At Reggie's house? Huwag kang mapapapasok ng kahit na sino dito, ha?" Mariinabili ni Reggie kay Kelly bago ito pumasok ng office. "Yes, boss." Nakangiting sagot ni Kelly dito at binigyan siya ng isang mariinahalik ni Reggie bago tuluyang tumalikod upang sumakay na ng sasakyan niya. Bago sumampa, ay nagsalita ulit ito. "Uwi din agad ako. May tatapusin lang ako. And please, don't entertain anyone. Understand?" Huling bili ni Reggie kay Kelly. "Oo na, boss. Ang kulit mo." Natatawang sagot ni Kelly saka tuluyang umalis na si Reggie. Masayang gumawa si Kelly ng mga gawain sa bahay. Kahit ayaw pa ni Reggie na magtrabaho pa siya dito. Ano naman kasi ang gagawin niya? Tutunga nga lang? Ilang saglit lang nang may biglang kumatok. Pinag-iisipan pa ni Kelly kung pagbubuksan ito at naisip niya si Carmen at pinakuusapan na ito na ang magbukas ng pinto. Sumunod naman agad ito. "Hi." May malanding ngiti at buong siglang bati ng bisita sa pag-aakalang si Kelly ang nagbukas ng pintuan. Ngunit biglang naglaho ang lahat ng emosyon nito at napalitan ng pagkalukot ng muka nang makitang iba pala ang nagbukas. "Sino yan?" tanong ni Kelly kay Carmen. "May dumating na impakta." Walang takot na sabi ni Carmen. Parang kilalang kilala na nito ang dumating at saka tinalikuran ni Carmen ang bagong dating na babae. Lumapit si Kelly sa pinto para makita ang bisita na dahilan ng pagsimangot ni Carmen. "Hi." Masiglang bati ng bisita. "Oh, ikaw pala." Gulat na sabi ni Kelly. "Yup, it's Rhea." Sabi ng babae. "Oh, hello. May kailangan ka ba?" Malambing na tanong ni Kelly. Ang pagiging malambing ni Kelly sa lahat na kinaiinisan naman na Reggie dahil gusto niyang sa kanya lang maglambing ang nobya niya. "Actually, I just stopped by here. I came from a friend's house that just around the corner." Tila alanganin paliwanag ni Rhea. "I just wanna ask if we could be friends." Tila tinimplahan ang napakaraming asukal ang mga salitang binibitawan nito kay Kelly. "Oo naman, bakit naman hindi? Walang problema sa akin. Tara, pasok ka." Masayang tugon ni Kelly dahil sa pag-aakalang nakatagpo ito ng bagong kaibigan. "Oh, thank you very much." Tila mapupunit na ang labi nito sa lawak ng pagkakangiti na kung iba ang makakakita ay sadyang mahihintakutan dahil alam mong may hindi ito magandang gagawin. "Carmen, pwede bang gumawa ka ng juice para kay Rhea?" Malambing na pakisuyo ni Kelly kay Carmen. "Lalagyan ko ba ng lason?" Mahinang tanong ni Carmen. "Ha?" Nalalaki ang matang na itanong ni Kelly dito dahil hindi naintindihan ang sinabi ni Carmen. "Wala. Sabi ko nga. At sige, gagawa na ako." "Teka sandali. Hoy, ikaw na babae ka. Mag-iingat ka dyan sa taong yan. Naku, napaka-impactan yan. Kilala ko yan dahil lagi yung nagpupunta dito noong sila pa ni Sir. Kala mo kung sinong doon yung lagi yung kumakautos noon. Nakakainis. Mag-iingat ka dyan at baka agawin yan sa'yo si boss. Masamang ugali yan." Bulong na banta ni Carmen. "Grabe, parang hindi naman. Ko talaga?" Saka, tinalikuran na si Carmen para balikan ang babae sa sala. "Rhea, wait lang ha. Nagpagawa lang ako ng juice mo." Sambit ni Kelly kay Rhea. "Naku, nag-abala ka pa. Dapat hindi na. Dumaan lang naman ako dito para kumustahin ka." Mabait na sabi ni Rhea pero mababakasan mo ng panlalandi. "Okay lang yan." Sagot ni Kelly dito habang nakangiti.
Napatulala lang si Rhea nang umiti ang dalaga sa kanya. Hey, may problema ba? Untag niya sa babaeng napansin niyang parang natulala ito. Wala, nagandahan lang ako sa kwintas mo. Tila alanganing sabi nito at nagpapalusot lang na hindi naman napansin ni Kelly. Ah, ito ba? Regalo sa akin to ni nanay. Galing pa ito sa kinalolo-lalulahan ko. Ibinigay niya sa akin nung nag-18 ako. Nakangiting paliwanag ni Kelly habang hawak ang palawit ng kwintas na hugis kerubin. Wow, ang ganda! Sabi ni Rhea habang palapit sa dalaga. Saka nito hinawakan ang palawit ng kwintas. Pasimple nitong ipinasada isang daliri sa parte ng dibdib ng dalaga na nakalitaw sa damit. I never expect you to have this soft and silky skin. Bulong ni Rhea sa dalaga. Tila natayo ang lahat ng balahibo ni Kelly sa ginawa sa kanya ng babae at napahakbang itong palayo. Siyang pagdating ng juice na dala ni Carmen. Ito. Inumin mo na habang malamig pa. Alok ni Kelly na inumin sa babae. Umiti lang si Rhea at lumapit ulit kay Kelly. Niyakap nito ang bewang ng dalaga na ikinalaki ng mata ni Kelly. Would you like to hang out with me at some other time? Malanding sabi nito at pumiglas naman si Kelly para makaalis sa pagkakahawak sa bewang niya, si Rhea. Naramdaman pa niya ng pinsil nito na bahagya ang bewang niya bago ito bitawan. Ngumiti ulit ito ng malandi kay Kelly kaya lalong kinilabutan dito ang dalaga. Okay. Magpapaalam muna ako kay Reggie. Pero alam mo kasi, marami pa akong gagawin eh. Tila pantataboy ni Kelly dito para umalis na ito. Pero sa magandang paraan. Okay, sige. Pero sure naman na hindi ka papayagan ng possessive na boyfriend mo. Pwede kitang tulungan tumakas kung gusto mo. Nakakagat labing tugon nito kay Kelly. Anytime ay parang gusto ng maduwal ni Kelly sa pinaggagawang ekspresyon ng kaharap. Tinatry ba siya nitong isa-juice? For what? I don't think so. That is not a great idea. Mahal ko siya, kaya hindi ko siya susuwayin. Halos magkasalubong na ang dalawang kilay na sagot dito ni Kelly. Okay. Pero kailangan ko na ba talagang umalis? I want to spend more time with you, baby girl. May pagka-flirt na sabi nito at talagang nagtatayuan ang mga balahibo ni Kelly sa pinagsasasabi ng kausap. Ano kasi? May gagawin pa ako. Tanging na isagot ni Kelly dito. I can help you if you want. May pakagat labi pang sagot ni Rhea kay Kelly at dahan-dahang lumapit ulit kay Kelly na ikinatulala ng dalaga dito. Nagising lang sa katotohanan si Kelly nang hinawakan ng isang palad ni Rhea ang pisngi niya. You are really so beautiful and innocent. And I love you for that. Sambit ni Rhea kaya unti-unting umatras si Kelly at biglang isinigaw. Wait lang ha, may naiwan ako sa kwarto ko eh. Mabilis siyang tumungo sa kanyang kwarto at nilak agad ito. Naiiyak na denial niya ang number ni Reggie. Sagutin mo please. Pagmamakaawa ni Kelly dito. Ilang saglit pa ay sinagot na ni Reggie ang tawag. Yes sweetheart, do you need anything? Pauwi na rin ako maya-maya. Maybe an hour? Malambing na bungad ni Reggie. Baby, nandito siya at natatakot na ako. Nailang ako sa pinaggagawa niya. Umuwi ka na, please. Para mapaalis mo siya, please. Pagmamakaawa niya kay Reggie na ikinaalarma ng binata. Sino? Takang tanong ni Reggie pero nahuhulaan niya na kung sino. Si Rhea, yung ex mo. Tila basag na ang boses sa pagitan ng paghikbing sagot ni Kelly. Tom, where are you right now? Natatarantang sabi ni Reggie habang hinahanap ang susi ng sakyan. Sa kwarto. Tinakasan ko lang siya at naglock ako dito sa kwarto. Mahinang sagot ni Kelly at narinig lang pareho ang malakas na pagtawag ni Rhea. Kelly, baby! What took you so long there? Come out now. I wanna tell you something. Tila flirty na sabi nito at akala yata'y nagugustuhan ni Kelly ang mga pinagkagagawa nito. Shit, huwag kang lalabas ng room hanggat hindi ako dumarating. Just keep your door locked, okay? Habilin ni Reggie at lumabas na ng office para tunguhin ang sasakyan. Baby, pag hindi ka lumabas dyan, baka kung anong gawin ko sa mga kasama mo dito.
Tila, baliw na nasabi nito. Just go home. Masamang pakiramdam ko. Mayinang tugo ni Kelly na sadyang nanginginig na mula sa kinapupwestuhan. Talaga? Baka itong mga kasama mo ang maging not feeling well. Kapag hindi ka lumabas dyan. Ani Rhea. Hey Kelly, huwag kang lalabas dyan. Huwag mo kaming alalahanin ni Manang at may hawak kaming kutsilyong malalaki. Kaya huwag kang mag-aalala. Sigaw ni Carmen na kasama si Manang Emma at pareho may hawak na malaking kutsilyo. Nagpapatawa ba kayo? Hindi ko kayo kailangan dahil si Kelly, may baby lang ang kailangan ko. Bulyaw ni Rhea sa mga ito. Langiya kang impakta ka? Tibuo ka pala? Walang iya ka talaga? Sigaw ni Carmen dito.